ganito ha. Dirty talks sometimes. Alam niyo yung mga dirty talks, mga pips. Okay. Welcome back again to my channel. If you're just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button and hit your ding notification bell para maging updated if I have a new upload. My name is Kate and you are watching HomolasTV. A few moments later. Well, before I start my vlog, shout ko lang muna ang channel ni Banana. Paki-subscribe naman mga peeps, bakeneman, libre lang mag-subscribe. And shoutout ko din yung friend ko, Maris Francisco. Hindi siya YouTuber ha. Gusto niya lang magpa-shoutout. Shoutout sa iyo sis ng bonggang-bongga. And for today's vlog is, meron na naman tayong panibagong topic, meron tayong panibagong pag-uusapan, meron naman tayong mga bagong kalokohan. For today's vlog is i-share ko sa inyo ang mga tips o paraan para maging interesado sa iyo ang ka-LDR mo. So, check it out! 3 hours later. So, number one na tip. Nabubulol ako. Number one na tip, mga peeps, kung gusto nyo talagang maging interesado sa yung ka-LDR mo, lalo na kapag first time yung nakikipag-LDR, first time yung nakikipag-chat, lalo-lalo sa mga afab, kasi hindi mo naman kabisado yung ugali nila, hindi mo kabisado kung ano sila. Kasi nga, kapag meron ka ng experience sa Pinoy, siyempre, alam mo mga galawan niya. Pero pag sa afam, iba kasi sila. Kaya, ito yung mga sign na isi-share ko para maging interesado siya sa'yo. Para magkaroon ng excitement yung chat, yung dalawa char. So, number one is, iparamdam mo sa kanya yung care mo sa kanya. Kasi alam niyo yung mga afam, guys. I don't know lang ha. Ayon lang siya sa experience ko na yung mga afam, kasi na-observe ko dito sa mga neighbor namin. Kapag umaalis yung mga asawa nila, yung parang wala sa pakialam. Sige, umalis ka. Hindi, di ba sa Pinoy, umalis yung asawa, kikis pa yan sa asawa, huwag ganyan mga take care pa yan. Pero dito, sa neighbor ko, ayun sa na-observe ko lang, ha, parang wala silang ganyan. Kaya siguro nagkakagusto yung mga afam sa nating mga Pilipina dahil sa pagiging caring natin. Doon din sila, isang effective siya na tips para kung gusto mo talaga na mahulog sa'yo yung ka-LDR mo or gusto mo talaga maging interesado sa'yo yung ka-chat mo. So, dapat iparamdam mo sa kanya yung care mo sa kanya. So, let's proceed na sa number two. Number two is smile during the video call. Hindi naman kailangan na everyday kayo mag-video call is everyday kayo din na kailangan umiti sa harap ng camera. Basta, iparamdam mo sa kanya na masaya ka kapag nag-video call kayong dalawa. Hindi yung nag-beast mode ka na parang pasan mo ang daigdig. Hindi yung ganyan mga peeps. Iparamdam mo sa kanya na yung kung gano'ng kasaya na nag-uusap kayong dalawa sa video call. So, doon na tayo sa number three. Number three is do your best para ma-win yung heart niya. Kasi, di ba nga, sinasabi ko na dati sa mga previous na videos ko na merong mga afam na syempre, mahal ang pamasahe papuntang Pinas. So, kailangan nilang mag-meet ng hindi naman madaming babae. Kailangan nilang mag-meet ng dalawa, tatlo, or apat. Swerte ka kung ikaw yung pipiliin niya, girl. Kaya do your best to win his heart. Kasi, pag ikaw yung pinili niya, swerte ka talaga. Syempre, hello. Kapag apat yung minit niyang babae, then ikaw yung pinili niya, yung parang wow. Yung parang nakaka-proud siya na parang wow. Hindi ka panipaniwala na pinili ka niya. So, sa anong paraan, bakit ka niya pinili mga ganyan-ganyan. Kaya, gawin niyo yung best niyo mga peeps, ha? I know na hindi naman ipapaalam sa afam na, okay, pupunta siya ng Pinas and may imi-meet siyang ganito. Hindi ganyan mga peeps, ha? Hindi yan ipapaalam gaya sa case ko. Hindi yan ipapaalam ng mga afam, mga peeps, na may imi-meet din silang ibang babae. Kaya, kailangan niyo lang gawin is do your best talaga. So, doon na tayo sa number three. Number three is huwag kang maghabol kasi the more na naghahabol ka sa kanya, the more din na nawawala yung excitement. For example, kapag hindi nagme-message sa'yo yung afam, hindi siya nakikipag-video call that day.
Ikaw naman, napaparanoid ka kung anong ginagawa niya, bakit hindi siya nakipag-video call, bakit hindi siya nag-chat sa'yo, ganyan-ganyan, kung ano yung mga na iniisip mo, masyado kang mega. Ang ingay ni Padita sa likod. So, ayun mga peeps ha, huwag mong habulin. Kapag hindi nag-reply, hayaan mo lang. Huwag kang maghabol palagi kasi minsan, nawawala na ang exciting kasi syempre, ina-expect na lang niya na ikaw na lang palagi yung naghahabol. Yung, hindi na siya nag-e-effort para sa relationship yung dalawa kasi nga ikaw na lang palagi yung habol ng habol. Shhh! Silensyo. Doon na tayo sa number 5. Sa number 5, sinabi ko na din to dati sa mga vlog ko na huwag kang maging needy. Huwag kang maging needy means na huwag kang mag-demand sa kanya. Huwag kang mag-demand ng oras sa kanya. Mag-demand ka lang kapag sure na talaga kayong dalawa. Yung as in processing na yung papers yung dalawa. Huwag kang maging needy girl. Meaning na, okay, kapag hindi siya nakapag-chat, hindi yung magagalit ka bakit hindi siya nag-chat. Huwag mo siya i-compare sa Pinoy kasi iba naman yung apam, iba din naman yung Pinoy. I know na, yung Pinoy kasi is, di ba nga, para palagi yung iba pag sa Pinoy, palagi yung nag-update sa atin. Pero meron kasi yung mag-ibang apam na hindi sila ganyan. Enough na sa kanila na mag-send ng message, at least mag-video call twice a week or thrice a week. Enough na yun sa kanila. As long as seryoso naman yung apam sa'yo, huwag kang mag-demand sa kanila ng oras. So, basta huwag kang maging needy. Huwag ka lang maging needy. Huwag may paramdam na masyado kang needy sa kanila. So, doon na tayo sa number 6. Sa number 6, bilisan na natin. Okay, effective din to minsan ha, pero hindi naman palaging gawin mo to na ganito ha. Dirty talk sometimes. Alam niyo yung mga dirty talks, mga peeps. Okay lang mag-uusap kayo about sa sex, about sa mga ganyan-ganyan. Okay lang yan. As long as wala kayong ginagawa sa front ng camera, is okay. Pero pag pinagawa niyo na sa'yo, is ibang usapan na yun. Malibog na yan, girl. Pag ganyan, ako, huwag ka na talagang umasa. Sa experience ko ha, sa dami kong nakachat mga peeps, sa loob ng 4 na taon, yung mga kachatmate ko dati na gustong magganyan, gustong makipag-usap about sa mga ganyan palagi, yun ang mga hindi ko nakatuluyan. Si Banana is never, okay, nag-usap kami minsan about sa mga ganyan, pero never niyang pinagawa sa akin na ganyan, maghubad ka sa harap ng camera, was okay. Tapos, tinanong niya ako dati kung virgin pa ba. Oy. Normal lang yung mga peeps ha, na yung mga apap, nagtatanong talaga yun kung virgin ka pa. Kasi kapag virgin ka pa, malaking plus yan sa kanan. Parang nagiging proud sila na sila yung nakawasak ng ng vulkan char. So, doon na tayo sa number. Oh, dirty talks is okay, mga peeps. Okay lang yan na mag-usap kayo minsan mga ganyan. Huwag niyong masamain. Huwag kang ma-offend kapag yung afam is nag-share siya sa'yo sa about sa mga ganyang bagay. As long as hindi ka naman niya pinapagawa ng ganyan. Or, meron ding isa na merong afam na siya yung mismo nagpapakita ng ano niya. Siya yung nagpapakita. Ano din yan, mga peeps, ha? Hindi din siya maganda. Hindi siya magandang sign. Sign siya na hindi siya seryoso. Bakit niya kailangan ipakita yung armas niya? Bakit niya ipapakita niya? Meaning, kalibugan lang talaga ang hanap ng ganyang afam. So, doon na tayo sa number 7. Number 7, isabihin mo na agad na hindi pera yung habol mo. Di ba nga sa mga dating app or sa mga dating sites, so mga na-experience ko dati, yung sa profile picture mo, diba nga, doon kasi nagbe-base minsan ang mga afam sa profile picture mo na hindi naman as in masyadong mahaba yung kailangan mo isulat sa profile mo. Kasi doon sila tumitingin about sa background mo, kung ano yung habol mo, kung ano yung hanap mo sa isang afam. Diyan sila nagbe-base minsan. So, kailangan idagdag nyo na yan sa mga profile nyo na ganyan, hindi pera yung habol mo na love talaga yung habol mo na gusto mong magkaanak ng afam, ganyan-ganyan. Pero never mong i-mention ha na gusto mong umahon sa kahirapan. Huwag ganyan mga peeps ha. Huwag mong i-mention sa profile mo mga peeps kasi pag nabasa yan ng afam, nako, goodbye. Doon na tayo sa number 8 is magpakatotoo ka, meaning na pakita mo kung ano ka, kung ano yung tunay mong ugali, kung ano yung hindi yung pinaparamdam mo na agad sa kanya na
hello, first time pa lang kayo nag-chat ha, tapos pinaparamdam mo na agad na mahilig ka sa mga material na bagay, basta magpakatotoo ka lang kung ano ka, kung mahiyain ka ba or kalugkap. Ang ingay na pabididididid sa likod. Sige, mag-vlog. Basta, basta magpakatotoo ka lang mga pips, kasi kapag na-feel yan ang mga apam, bale, ang ingay, buisit. So, yun mga pips, basta magpakatotoo ka lang. Doon na tayo sa number 9. Sa number 9 is magpa-impress ka. So, kung meron ka dyan mga hidden identity. Kung meron ka dyan mga hidden na talent, kung meron ka mga skills, yung parang ipakita mo sa kanya, or sabihin mo sa kanya, or kung meron ka mga ginawa dyan na yung parang DIY. Mga DIY na ginawa mo, sige yun, ipakita mo sa kanya, i-share mo sa kay Afam, or guwan mo siya ng ganyan na ginawa mo mismo sa mga kamay mo yun. Yun yung nagpapa-impress ka mga peeps ha. Kailangan mo din, kung ang Afam is nagpapa-impress sa inyo, syempre tayo minsan nitin tating magpa-impress sa mga Afam para mas lalo silang mahulog. Mahulog talaga. So, that's our vlog for today. I hope you give a thumbs up to this video and don't forget to subscribe to my channel. Again, this is Kate and I'm now signing off.